everyone! Welcome back to my channel. It's me, Emmy Grace. And today, ang gagawin ko, ang project ko, actually, ay yung aming pantry. So, nandito tayo ulit sa kitchen namin because sabi ko nga, lulubusin ko na talaga yung time na nandito sa kitchen para maayos ko na lahat talaga at ma-organize lahat ng mga kailangang iayos at i-organize dito sa kitchen. And then, I would give you a full kitchen tour after. And then, yun nga, this week din kasi ay nag-grocery ako. Tapos, I did meal planning and meal preparation. So, I made videos of Shop With Me, grocery haul, meal preparation, meal planning. So, I'm gonna link those up down in the description box. And then, yun nga, nag-grocery ako. Tapos, nung time na yun, nag-grocery ako, nag-meal prep ako. So, sobrang pagod na pagod ako. So, yun yung ginawa ko buong araw. So, kaya ang ginawa ko lang dun sa ibang mga grocery items, ay siniksik ko lang lahat talaga sa pantry namin. So, kaya yung pantry namin ngayon ay sobrang gulo niya. Kaya, yun ang gagawin ko ngayon. Yun yung project ko, which is i-declutter at i-organize yung aming pantry. So, if you're up for the challenge din, pwede ka din pumunta sa pantry nyo ngayon and samahan nyo ako to declutter and organize din. And if you're new to this channel, by the way, I would like to welcome you to this graceful community. And we want you to be part of this graceful community also. So, click that red subscribe button and turn on your notifications na rin para you wouldn't miss whenever we upload new videos every week. I actually upload new videos every Tuesday and Friday. So, bago ako mag-start, mag-declutter at mag-organize ng aming pantry, I'll give you the before look of our pantry. Okay, so, here's our pantry. So, yan na yung kitchen cabinet. So, ito na din yung ginawa naming pantry. Kasi wala naman ako masyadong maraming gamit. Kaya, pinili namin na ito na lang din yung aming pantry. So, it's part actually of our kitchen. So, ito na yung ref namin. So, nakita nyo na yan sa aking ref tour. And then, ito yung part ng kitchen. So, itong middle na to, ito talaga yung main pantry. And then, this one is my coffee station. Tapos, yung ito pa yung part ng pantry. So, yung nasa bottom part. So, yan. Yan din yung part ng pantry. So, ito yung ngayon yung i-organize natin at ayusin. But I'll show you kung ano lang yung itsura nung nandito sa middle na aming pantry. So, ayan, tignan nyo, nakita nyo. So, nakatambak lang talaga siya dyan lahat. Tinambak ko lang talaga sila because, yun nga, pagod na pagod ako nung araw na yun. So, sabi ko, I'll allot a day na lang talaga to declutter and organize our pantry. So, yan. Ito yung middle. So, lahat ng mga dry goods, canned goods, tapos ng mga condiments ay nandito sa middle na cabinet namin in the kitchen. And then, here in the coffee station. So, yan. Nandyan din yung tambak-tambak lang din siya. So, ayan. So, yan, and then nandiyan din yung mga spreads, tapos yung ibang mga items dyan sa taas, mga ibang gamit na lang din namin. Hi, so there, that's our pantry. Nakita nyo, di ba, na sobrang sik-sik-sik-sik lang talaga yung mga grocery items dun sa pantry. Dahil nung time na yun talaga, sobrang pagod na ako. Wala na akong energy para iayos at i-organize pa yung aming pantry. But now, meron akong project which is i-declutter at i-organize yung aming pantry. Yung pantry namin dito ay mas malaki siya kaysa doon sa pantry namin doon sa kabilang bahay. Dahil doon sa kabilang bahay, wala talaga kaming provisions for cabinet. So, meron lang kaming provisions for cabinet yung nasa ilalim ng sink. Tapos that's it na, so wala talaga kaming paglalagyan ng mga grocery items. So what I did there ay bumili ako ng 4-layer na rack. Tapos doon ko na lang nilagay lahat ng mga grocery items namin. Now, I made a video kung paano kinorganize yung small pantry na yon. So if you wanna see that video, I'm gonna put the link of that video down in the description box. So, yan! I'm so excited na gawin itong pantry organization. So, let's start to do this. And here's actually my plan. Okay, so the first step is to clear out everything. That's why clear out ko yung aking counter because i-clear out ko lahat ng mga cabinets dito.
Except for this one, kasi itong isa na to ay nandyan lahat ng mga kitchenware and housewares na hindi naman namin ginagamit na pag kami guest lang, saka lang ibababa. So, nandyan. Pero itong dalawang to, itong nasa middle, tapos itong nasa coffee station, ito yung i-clear out ko. Tapos ilalagay ko muna lahat dito sa aming counter. Kaya clear out ko talaga to para meron akong pagpatungan. So, let's start to do that. Out ko na yung aming cabinet. Ito na lahat ng mga laman. And then, so yan siya. And then, nandyan yung pancake mix, cake flour. And then, nandito naman on the other side, yung mga canned goods, cereals, tsaka itong mga dry items. So, itong mga canned goods na to, actually, ay for emergency lang yan. So, hindi talaga namin siya ginagamit. Except for emergency talaga. So, part of our budget din ay bumibili talaga kami ng mga canned goods. Parang for emergency, like nung nag-pandemic, nung nag-lockdown, halos talagang pahirapan tayo na bumili ng pagkain. So, by that time, meron kaming enough supply ng mga canned goods na yan yung nagamit namin up hanggang maging maayos na, na nakakalabas na para makapag-grocery. So, yan. Tapos natulungan din namin yung iba naming family and friends because nakapag-stock up kami ng mga canned goods. And then, itong mga to, I'm just so happy dahil hindi ko na kinailangan bumili ng mga jars. Ito ang mga to ay kinip ko lang sila from yung Goya na choco spread nila Zoe. Tapos jar kasi siya, glass siya talaga. So sobrang galing lang dahil meron ako nagamit. So nirepurpose ko lang sila at ginamit ko sila na lalagyan ng mga dry items. Tapos ito din, ganun din siya. Lalagyan din siya ng mga choco spread nila Zoe. So, naginamit ko lang din na lalagyan. So, yan. So, the second step naman is to clean up. So, yung first step natin kanina is to clear out. The second step is to clean up. And that's what I'm going to do now. Ang mga cabinets. Tapos, ang gagawin ko ngayon ay i-organize ko ngayon itong mga to. Tapos, ilalagay ko lang yung iba dun sa mga jars na kung saan sila jar na kalagay dapat. But, I'll show you some haul lang na mga binili ko. So, meron akong ito. Actually, hindi ko to binili. Binigay lang sa akin to nung kakambal ko. So, yan. Yung kambal ko, meron din siyang channel. So, I'm gonna put the link of her channel down in the description box. Check nyo din kasi marami din siyang mga cleaning motivation, organization. Yan. So, check nyo yung kanyang channel. And then, so yan, binigay niya sa akin to. Tapos, ito, binili ko to. I think parang nabili ko lang siya at around 80 pesos. So, ano siya, mga compact cutlery organizer. So, meron siyang
kung ano, kutsarita, kung sa kutsarita siya or sa teaspoon, tablespoon, tapos knives at saka fork. So, yan siya. Gagamitin ko to kasi gagamitin ko yung box organizer na nandun sa aming cutlery cabinet. So, ipapalit ko nito para yun yung magamit ko mamaya. Tapos, meron din akong binili dito. Ganito siya. Actually, ginagamit siya para doon. Pero, gagawitin ko siya as riser. So, yan. Para doon siguro sa mga canned goods ko to gagamitin. So, yan. Tapos, meron din ako dito ang mga ganito na nakuha ko to doon sa luma naming drawers. So, gagamitin ko siya as risers din. And then, meron akong nabili dito ng mga box organizers. Sa Shopee ko siya binili, pero SM Store yung kanyang store sa Shopee. And sobrang nice ng packaging niya. Tapos, ito siya. Tatlong set na siya for 100 pesos. And nakatuwa lang kasi legit talaga siya dahil meron pa siyang resibo ng SM Store. So, yan. So, that's 200 pesos. Tapos, 6 na piraso na siya. So, yan. Gagamitin natin to later. Lumipat ako dito sa table dahil magkakabit na ako ng mga labels sa mga jars. Tapos, re-refill ko lang yung mga jars na wala ng laman. So, kaya kailangan nakaupo na ako kasi nung nakaraan, nung nag-shoot ako ng meal planning, nakatayo ako the whole time. Tapos, parang nung gabi na or right after ng dinner, sabi ko, sobrang pagod na ako. Kaya ngayon, gagawin ko, upo muna ako sa table habang nagle-label ako. Tapos, earlier, ang ginawa ko ay nag-print na ako ng mga labels nung para sa mga jars. So, eto yun. Hindi ko nalalagyan ng mga fancy labels or yung mga, ano ba yun? Yung mga clear na tape na labels yung mga jars dahil para makatipid din. So, para we're still right on our budget. Kaya, nag-print na lang ako. Tapos, nalagyan ko na lang itong makapal na scotch tape or clear tape. And then, ito pala, papakita ko sa inyo. Ito ay, matagal ko na itong gamit. Ang brand dito ay Clip Top. So, kung makikita nyo yun, yan. Sobrang ganda niya. Tapos, what's good about this kasi ay, ano siya eh, yung rectangular siya. So, madali talaga siyang ilagay sa pantry. Tapos, it won't take so much space sa pantry dahil rectangular nga siya kesa yung sa mga circle na canister or jars. So, mas maganda yung rectangular or square. So, yan. Gagamitin ko to ngayon dahil hindi isa na lang yung ginagamit namin ng mga bata para sa kanilang mga cereals. So, yan. Gagawin ko ngayon ay magle-label ako tapos magre-refill na ako ng mga jars natin dito. Na ako mag-jar. Ayan. So, tapos ko na sila. Meron ako natirang dalawa dito na cream of mushroom. Hanapan ko muna ng jar dito sa bahay. Pero, ayan. Mag-start na ako mag-label ngayon. Yun yung next na gagawin ko. Nang lagay yung mga labels. Ito na siya. Sobrang ganda. Nakakatuwa lang. Yan. So, there. So, hindi nyo naman kailangan bumili or gumastos ng malaki para lang ma-organize yung pantry nyo. So, just have to look sa bahay nyo kung ano yung pwede nyong gamitin. Tapos, labelan nyo lang siya. So, pwedeng sulat kamay lang. Pero since kasi yung handwritten ko is not readable, kaya nagpiprint talaga ako ng mga labels, tapos didikit ka lang with the scotch tape. So, yan. Ngayon naman ay ibabalik ko na ngayon tong mga items na to dun sa pantry.
Ilalagay ko muna itong mga canned goods dito sa basket. Yan. Tapos, sinubukan ko na itong ricer kung pwede ito as my ricer dito sa mga canned goods. Parang kasi gusto ko naka-elevate yung box na ito eh, pag nakalagay dun sa panty. Para alam ko pa rin kung ano yung laman niya. So, yan. Gawin natin ito. Ilagay natin yung mga canned goods dito sa boxes. Ito siya kahirap gawin, yung pantry organization. Kasi dun sa kabilang bahay, maliit lang yung pantry namin, kaya madali lang siyang i-organize. Pero now na medyo malaki na yung cabinet, medyo mahirap na siyang gawin. Pero I'm so happy na I'm halfway through it. At nalagay ko na ng labels yung mga jars, tapos nalagay ko na din sa kanya-kanya nilang mga canister or lalagyan yung mga items. Now, ang gagawin ko ay ibabalik ko ngayon sila dito sa pantry, and I know that it will take time, so I'll see later kung ano magiging itsura niya, as kailangan ko din isipin kung ano yung dapat nakapwesto dito sa pantry, tapos ano yung mga kailangan na dun sa risers. So, let's see. I'll give you a pantry tour later pag natapos ko na siya. There's a baby boy who wants snacks na. Okay. Hoy, so eto na. Guys, sobrang hirap pala nito. Inabot na ako lang almost 6 o'clock sa pag-aayos ng pantry. So, buti na lang pantry pa lang yung ginawa ko ngayon. Buti hindi ko pa din declutter yung buong kitchen. Siguro pag buong kitchen, ilang araw ko siya gagawin. But anyway, I'm so excited to show you the after look of our pantry. So, here's the after look of our pantry. Okay, so ito yung ating pantry nung naayos ko na. So, ito yung kanina pinakita ko sa inyo. That's on top, ay, under pala nung bar. So there, nandito yung mga appliance na hindi naman namin masyadong ginagamit everyday. So, nandyan sila. And then, dito ko na lang nilagay sa baba yung mga snacks ng mga bata. Dahil, para accessible lang para sa kanila, so pag gusto nilang kumuha ng kanilang snacks, mabilis lang nilang makukuha, especially si Sion kasi maliit pa lang siya, so pag tinaas ko siya baka hindi siya makapag-snack, so kaya dyan ko sila nilagay. And then nilagay ko lang din dito yung mga onion and garlic tsaka yung potato, so pinag-separate ko sila kasi sabi nila hindi pwedeng magkasama sa isang lalagyan yung potatoes tsaka yung onions. So yan, eto ngayon yung improved version of the snacks section at saka yung onions and potatoes. Now, dito tayo sa ating pantry. So, hindi ko nagamit itong mga risers, pero I think paggagamit ko naman siya pagka nag-declutter at nag-organize ako ng buong kitchen. So, yan. I'm gonna tour you sa aming pantry. So, eto na ngayon yung inorganize ko na pantry. So, kailangan ko lang umakyat sa bangko para makita natin yung nang malapitan, especially yung nandun sa taas. Okay, so here in this section, nandyan yung mga nakabox pa rin na Coco Crunch nila Zoe. Tapos yung pancake mix, and then, ayan din yung cake flour, tsaka yung ibang pancake mix. And then, dito naman yung mga canned goods. So, nilagay ko na lang siya dito sa mga gantong basket para madali lang siyang hatakin pagka kailangan ko halimbawa nitong mga sardines, tsaka nung sisig. Dito naman yung mga tuna, and then dito yung mga milk, tsaka yung coconut cream or yung gata.
So, pinagsama-sama ko na lang sila dyan para perfection na din yung kanilang lalagyan. So, yan. Tapos, on this section naman, nandito naman yung mga pasta. So, yan. Nandyan yung pasta. And then, ito yung mga thrifted ko or mga nirepurpose na mga jars. So, andyan siya. So, nandyan yung mga white sugar, brown sugars. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo kasi I'm sure kung nanonood kayo ng mga pantry organization, sumasawa na kayo sa mga ganan. But I'm so happy lang ng kinalabasan nitong mga to. So, yan. Tapos, I have to put labels dito sa mga jars na to. Masyado kasing malaki yung ginawa ko. So, gagawa ako ng mas maliit na kasha dito sa mga jars na to. So, yan. Tapos, ito naman yung mga noodles and pasta. So, nandyan sila sa section na yan. And then, down in this cube ay nandito naman yung mga condiments, tsaka yung mga special sauces. And then, itong mga tomato sauce. So, ito yung mga gamit na gamit talaga na ginagamit talaga araw-araw. So, like for example, itong magic sarap, salt and pepper. So, nilagay ko siya dito sa pinakamababa dahil sila talaga yung ginagamit ko araw-araw sa pagluluto. So, yung mga canned goods, since ito talaga ay mga for emergency lang, so nilagay ko na lang siya dyan sa taas. And then, ito ding mga to kasi once in a while ko lang naman din sila ginagamit. So, nandyan sila. And then, here naman on this section, by the way, ito ay isang exhaust fan. So, wala kasi kaming exhaust para dito sa stove. So, naisip ng father-in-law ko na maglagay ng exhaust fan. And it's working really, really well kapag nagluluto ako, kahit yung mga isda. Pagka binuksan ko lang yung exhaust fan, natatanggal yung amoy niya. So, yan. Ito naman, nandito yung mga everyday din na ginagamit sa pagluluto. So, like, for example, yung cooking oil, tapos yung mga vinegar, soy sauce, tsaka yung patis. So, nandyan. Tapos, dito, siguro bibili ako ng mas maliit dito na basket. Para kapag kukunin ko, pwede ka na lang i-slide to. Tapos, kunin ko yung gagamitin ko. So, yan. And then, here on this section, so, dito ko pa rin nilagay yung aking coffee station dito sa pantry na to. Dahil, ito din yung sang space na wala naman ako masyado nang ilalagay. So, naisip ko na ilagay na lang din dito yung coffee station. So, nandito lahat ng mga ginagamit for coffee. So, except dito. So, nandiyan yung usana namin, multivitamins namin ni Rob. Tapos ito, ganun din. So, pag kailangan namin, slide off lang itong mga basket na to. Tapos, nandito actually itong mga tea, tapos yung mga drip coffee, tapos itong tetaric na tea din. So, yan. May nagbigay sa amin. Sobrang sarap dito. Yan. And then, ito yung Coffee Mate. And, hot choco nila Zoe, pero naubos na din. So, yan. Tapos, here in this section, nandyan pa din yung mga spreads. So, peanut butter, tapos yung choco spread nila Zoe, tapos yung lotus na spread din. And then, nandito lang yung mga extra na cups ko. So, pagka meron na kaming guest, tapos gusto nilang mag-coffee, so meron akong extra cups na maaabot agad. So, yan. Yan yung aming pantry. So, there. So, there you go. That's our pantry and our pantry tour na rin. So, I just wanna say thank you for joining me today and I hope na motivate ko kayo na mag-declutter at mag-organize din ng yung mga pantry. And please don't forget to subscribe and click your notifications para lagi ka ding updated. So, thanks so much again and God bless everyone and I hope to see you again in my next video. Bye everyone and I'll see you around. I'll never tell. Yeah.